Ngayong araw guys, ay manghuhuli tayo ng mga alimango. Pero ibang paraan naman ang panghuhuli natin gagawin. Huhukayin natin ito. At ito ang ginagawa natin kapag umaga at malaking tubig sa gabi, hindi tayo makapangilaw. At samahan niyo ulit kami sa adventure na ito. Isa na namang magandang araw mga kailog ang binigay sa atin para makagawa tayo ng panibagong adventure. At maghuhukay nga tayo ng alimango ngayon kasi hindi tayo makapurma sa gabi. Malaki kasi ang tubig. Mas mahirap ito at mas delikado kung ikukumpara natin sa pangingilaw. Kailangan mo kasing dukutin sa butas yung alimango para makuha mo. At ang prosesong ito ay talagang napakahirap. Mas malaki kasi ng dihamak ang porsinto na masipit ka ng alimango. At sa kadahilanan nga kahit may daladala kang panukit ay mayroong pagkakataon na kailangan mo rin pa talaga itong gamitan ng kamay. Pero maswerte tayo dahil lang una nating huli ay wala na palang sipit. Kaya dali-dali natin itong nilagay sa lalagyan at naghanap na ulit tayo ng panibagong butas. At sa part na yun, nakahuli ulit tayo ng isa pero mas maliit siya kaysa dun sa nauna. At alam niyo ba mga kailog, halos ilang beses na ako nasipit ng mga ganitong alimango. Pero ang mas iniiwasan ko talaga ay yung maliliit kasi mas masakit silang manipit kaysa dun sa malalaki. Dahil ang ngipin ng malalaki, mga plat na o wala ng mga talim, hindi kagaya ng maliliit na matatalim pa ang sipit. Kaya pag masipit ka, ibabaon talaga ito sa iyong mga daliri. Kaya kung masisipit ka ng mga alimango, ang mas mabuting gawin ay ibaba mo siya sa lupa at hayaan mo siyang umalis. Kasi kung pipilitin mong alisin ang sipit niya ay baka hindi mo magustuhan. May kakayahan kasi ang mga alimango na putulin ang kanilang sariling sipit o isakripisyo ang sipit nila para lang sila makaalis. At sigurado mapuputol ang mga sipit nila at may iiwanan ito sa iyong mga kamay. Mas mahirap tanggalin yun at mas masakit. At sa part na yun, nakakita nga tayo ng talaba na nakakapit sa kahoy kaya kinuha na rin natin ito at pwede rin kasi itong pangulam. Tapos habang naglalakad kami kay ilog ay meron kaming nakita na isang mas malaki. Sobrang laki talaga nito mga kailog, nasatansya ko ay aabot ito na mahigit kalahating kilo. Pero sa kasamaang palad ay hindi natin nahuli. At maya maya pa ay may tinuro sa akin yung pamangkin ko na meron daw naglalakad na alimango sa gilid kaya agad ko itong pinuntahan. At nang ito nga ay aking malapitan ay agad itong pumasok sa butas kaya nahirapan akong kuhanin. Lalo na kung naaabot ng tubig ang kanilang mga butas, mas agresibo ko tayo mga alimango mga kailog pag ganito ang sitwasyon. At dyan nga ay sinundot ko nito ng kahoy para malaman kung eksakto niyang lokasyon. At nalaman ko nga na mababa lamang ang butas pero mas mahirap itong hulihin dahil malaki ang espasyo sa kanyang harap. O mas malaya niya talagang maiigalaw ang kanyang sipit kaya napakadelikado talaga. At sa part na ito nga ay muntik na tayong masipit mga kailog. Napakalaki ng sipit niya. At muntik na talaga tayo makapagpal sa SSS. Dahil kung nahagit talaga ang aking kamay noon ay sigurado makamaputol ang aking mga daliri. Kaya sa part na ito ay hirap na hirap talaga ako sa sitwasyon. Kaya ang ginawa ko ay nagpakuha ako ng sigpaw o usiyo para mas madali ko itong mahuli. Kung pipilitin ko kasi ay delikado talaga, may chance ito na makaalpas o masipit ako. At na makakuha kami ng siyo o sigpaw ay nakakuha tayo ng tiyempo, itinula ko siya papasok dun sa sigpaw para sa ganun ay ligtas ang ating mga kamay. At pagkalipas nga ng ilang minuto ay nahuli na natin ito mga kailog. At isa itong babaeng alimango na mainit siguro ang ulo dahil hindi nadiligang kagabi. Dinala na pala natin ito kanina. Pakita ko. At hanggang dito muna ulit mga kailog ang ating video. Maraming maraming salamat ulit sa inyong panonood. At huwag nyo sanang kalimutan mga kailog na mag-iwan ng isang komento at pakishare na rin ang video ng ito. Maraming maraming salamat. Have a nice day and God bless you all.